At doon nga, kung tutuloy-tuloy natin ang pagbasa, sabi po rito ay ganito. Kung kayo magsasalita siya sa kanila, sa kanyang buot, at babagabagi sila sa kanyang malabis na sama ng loob, gayon man, sabi ng aking Panginoon Diyos, ilalagay ko ang aking hari sa banal na bundok ng Siyo. So kahit anong mangyari, sabi ng Diyos, patayin niyo man ang aking anak na sinugo, ilalagay ko pa rin siya sa kanyang loob. Ibig sabihin, ito ay assurance na hindi mababago ang plano ng Diyos at ang pangako niya sa kanyang anak na siya ay inulungklok bilang hari sa kanyang lungklokan. Kaya yung mababasa natin doon sa verse 7 na sabi, aking sasaysayan ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak at sa araw na ito, ipinanganak kita. So, yun po yung ibig sabihin nung ating binasa kanina. No? Kanino ipinangako ito? Kanino isinabi ito? Kanino pinlano ito ng Diyos? Walang pinagplanuhang anghel, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang na siya ay ano? Na siya ay inuluklok niya sa kanyang luklukan. At sa araw na ito, sabi niya, ikaw ay magiging anak mo. At sa araw na ito, ipanganak kita. Yun ang ibig sabihin po ng ating binasa sa Psalm 2 verse 7. At meron pa sa 2 Samuel 7 14, ang sabi po ay ganito. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. Ang binabasa po natin, Hebreo po, no? Yung Hebrew natin nag-aaralan. Pero ito pong kanyang isinula sa Hebrews ay actual quotation ng sulat doon po sa Old Testament. At yun nga yung 2 Samuel 7:14. At kung titignan po natin yung mismong context ng 7, ng chapter, ng 2 Samuel chapter 7 verse 14, ito po ang ating matutunghayan. So 2 Samuel, at ang kapito po ating babasahin ay 7. At yung babasahin natin talata ay nasa 14, pero kukunin po natin yung konteksto upang makita po natin kung ano yung nilalaman nung sulat na ito. Okay? Sa Hebrews po, ito lang po ang ating mababasa. So, yung maliit lamang po na segment na yon. And again, I will be to him a father and he shall be to me a son. Pero hindi natin nakita kung ano yung konteksto nito. Tingnan po natin ang konteksto at punta natin sa 2 Samuel. Bago mag-14 ay babasahin natin po yung po 11, 12, 13, and 14. Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. At ito ay sinasabi nga, hindi kailanman ipinangako sa anghel, ito'y ipinangako lang sa kanyang ano, sa kanyang anak. Okay? At ang sabi ay ganito. At gaya mula sa araw ng aking halalan ng mga hukom ang aking bayan Israel at aking anak, pagpapahingayin ka sa lahat ng iyong mga kaaway. Bukod sa rito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. So yung konteksto po nito, nag-uusap po ang Diyos at si Hari David. No? At may ipinangako ang Diyos kay David, at sabi ng Diyos, igagawa kita ng bahay. Okay? So ang Diyos po ang nangako kay David ng bahay. Ha? At ang sabi po, tutuloy natin ang pagbasa sa verse 12, pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay natutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magbumula sa iyong tiyak, at aking itatatag ang kanyang kaharian. So, yung ipangako ng Diyos na bahay para kay David, dadaan ito sa kanyang ano? Sa kanyang binhi. Magkakaroon siya ng binhi. At alam naman natin sa kasaysayan kung sino yung binhing tinutukoy, yan po yung ating Panginoong Jesus. Okay? Yun yung binhi ni David na pinangakuan ng Diyos. Na ang binhi ito ay ano? Ay bibigyan ng Diyos ng ano? Ng kaharian.
ang Diyos ang magtatatag ng kaharian dito sa binhi ni David. Kung siya ay bibigyan ng kaharian, ano magiging role ng binhi ni David? Siya ay magiging hari.